Hi guys! Welcome and welcome back ulit sa aking channel. And for today's video ay magsishare na naman ako sa inyo ng talaga namang trending na trending ngayon na pang negosyo ang ating Graham Bar. Yes mga mare, Graham Bar nga ang ating gagawin ngayon at talaga namang hindi tayo magpapahuli dahil talagang trending na trending kahit na taglamig ang panahon ay talaga namang patok ang mga ganitong pang negosyo. And dahil nga bar season na mga mare ay siguradong panalo na naman ang mga ganitong pang negosyo. Kaya naman tara na mga mare at huwag na tayong magpahuli, let's go at gumawa na tayo nitong ating trending na trending na Mango Graham Bar. At eto na nga mga mare yung mga kakailanganin nating mga ingredients, gagamit tayo dito ng mangga, all-purpose cream at yung ating condensed milk. Ang gamit ko pala dito mga mare na all-purpose cream at yung ating condensed milk ay kailangan chilled overnight para po talagang makuha natin yung tamang texture na gusto natin sa ating cream. Tapos mga mare, ibit lang natin to for at least 5 to 10 minutes or hanggang sa magdoble na po yung volume nitong ating cream. Ng ilang minuto ay pwede na nating ilagay dito yung ating condensed milk. Ang gamit ko po pala na condensed milk dito ay mango flavor pero pwede naman kayong gumamit ng plain lang or classic lang na condensed milk. And chilled overnight din po yung ginamit ko dito na condensed milk. After nga ng ilang minuto na pag-beat dito sa ating cream ay nakuha na rin natin yung tamang texture na gusto natin sa ating cream. So ganito po dapat yung makuha natin, hindi siya masyadong runny. Ang next naman mga mare ay ilalagay na natin dito yung ating mga in-slice na mangga. At after po nating mailagay yung ating mangga ay i-fold lang natin yan ng dahan-dahan para naman hindi ma-deflate yung ating cream. And sa mangga mga mare, piliin nyo po na talagang matamis yung inyong ilalagay na mangga. At after po nating magawa yung ating cream, ang next naman ay maglalagay na tayo ng ating mga graham crackers dito sa ating gagamiting molder. Naglagay din pala ako mga mare ng parchment paper dito sa ating gagamiting molder para po pag tinanggal natin yung ating mga graham bar ay mas madali natin itong tanggalin. Ilagay yung ating first layer ng graham cracker. Ang next naman ay ilagay na natin yung ating ginawa kanina na cream na merong mangga. Tapos make sure lang po na talagang pantay yung pagkakalagay natin bago natin ilagay yung second layer ng ating graham cracker. Oh,
ilagay yung ating second layer ng graham cracker, takpan lang natin yan at ilagay natin sa freezer overnight. At eto na nga mga mare, yung ating graham bar nung matigas na siya. So itanggalin lang natin ito dito sa ating lagayan. Tapos ay mag-umpisa na tayo sa pag-slice dito. Ito na nga yung ating graham bar. So nag-slice lang ako ng 3 bar. Pwede rin naman ang gawin nyo ay 1 bar o kaya naman 2 bar. Depende po sa ipipresyo nyo sa inyong graham bar. At para naman sa packaging o sa lagayan mga mare, gumamit lang ako dito ng plastic na nabili ko lang din online. Sa ibang nakikita ko mga mare, gumagamit sila dito ng aluminum foil, pero mas gusto ko kasi yung ganitong lagayan para makita din kung anong flavor yung ating graham bar. Medyo mahirap nga lang din talaga mga mare ang paglagay dito sa ating graham bar sa plastic, pero mas maganda pa rin naman talaga siyang tignan dahil makikita mo talaga yung loob. Pero depende na po sa inyo kung ano yung gagawin nyong packaging sa inyong mga graham bar. Ang ginagawa ko pala sa aking graham bar mga mare ay merong 3 bar, meron namang 2 bar. So depende na po yan sa inyong ipipresyo. Sa akin mga mare, ang presyo ng aking graham bar ay 30 pesos kapag 2 layer or 2 bar and 40 pesos naman kapag 3 bar. Yan po ay para sa ating mango graham bar o mango flavor. Depende pa rin naman yan sa inyo mga mare, depende po sa kung magkano ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. At eto naman yung sinasabi ko sa inyo mga mare na packaging, ganito yung ginagawa ng karamihan, aluminum foil po yung ginagamit nila. Okay lang din naman yung ganitong packaging mga mare, pero kung gumagawa nga kayo ng iba't ibang flavor ng graham bar, mas okay yung plastic na lagayan. Dahil makikita nyo po agad yung flavor na available na inyong graham bar. Mga mare, ganun lang kadali at meron na tayong masarap at talaga namang trending na graham bar na pang negosyo. Kaya naman kung nag-iisip ka din na inegosyo ang graham bar, simulan mo na mare dahil napakadali lang namang gawin and talaga namang napaka-trending nito ngayon. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again sa ating susunod na pang negosyo recipe. God bless!